Hello, welcome back mga kaani. Kumusta? Ikaw ba ay gustong mag-agrinegosyo pero kulang ka sa puhunan? Para sa inyo ang video na ito, kaya panoorin mo hanggang sa dulo. So kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag niyong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated po kayo sa susunod kong mga video. Dahil marami pa po tayong video na tungkol sa mga agri-kaalaman. Ang video na ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Ngayon ay tatalakay natin ang tungkol sa loan program ng DE under ECPC program. Good news po ito para sa ating mga maliliit na magsasaka. Sa programang ito ay pwedeng humiram ang farmer ng walang interest at payable within 5 years at no collateral pa. Alam nyo na, kapag maliit na farmers lamang ay mapilyor lang ng isa ay malabo na rin makarecover. Ano ba ang ECPC o Agri Credit Policy Council ng DE? Ang layunin nito ay para tumulong sa mga farmers. Ngayon mga kaani, sino ba ang pwedeng maka-avail sa programa? Under sa new program ay pwedeng manghiram ang isang magsasaka, mga isda, animal raiser at mga OFW na nawala ng trabaho. Mga grupo sa kababaihan, under new CO2 ay pwedeng manghiram ang isang coconut farmers para gagamitin sa kanyang pagsisimula sa kanilang mga negosyo. Ang lahat ng ito ay pwede silang humiram ng 100,000 to 15 million depende sa kanilang negosyo at depende sa kanilang kakayahan sa pagbayad. Under sa Kaya Program o Capital Access for Young Agripreneur ay pwede ring manghiram ang mga young agripreneur sa edad na 18 to 30 years old. Ito ay nag-aalok sa mga batang agripreneur para panimula sa kanilang agrinegosyo. Ang programa na ito ay para lamang sa mga agriculture graduate at nakapag-attend ng seminar o training sa ETI, DE, TISDA na related sa agricultural farming. Ang pinakaunang requirements para makapag-avail ay dapat tapos ka na mag-register sa RSBSE. Tapos buksan ang kanilang website para makapag-sign up. Sa mga farmers na walang access sa internet, mas nakabubuti kung pumunta kayo sa inyong pinakamalapit na municipal agriculture office para mag-inquire o magpatulong tungkol sa programa. Kung nagbalak po kayong humiram, simulan nyo na ang pagplano or pag-comply sa mga requirements. Kung marami ang interesado sa programa na ito, ay ituturo ko sa inyo step by step kung paano ba mag-apply sa ECPC. So, yun lang mga kaani. Sana ay may natutunan kayo sa aking video. So, tandaan lang palagi, ang utang ay dapat utang. So, meaning, ang utang ay dapat bayaran.